It's a wonderful day, and you're tuning in to the show. Rome is in Manila. This is where I share stories on self-improvement, language learning, motivation, productivity, time management. Name it, and I'll try to have it. Honestly, this sounds a little corny, but you'll be hearing this intro for all of this month's episodes, so just enjoy the sounds of it while it lasts. This episode starts in 3, 2, 1. Hello, Garett. I think nakamute ka pa. Sorry, nakamusta pa ako, nakamute na ba? Kamusta? Ayos naman, it's been a while, no? Since the last time na nagkita tayo in person. At yeah. How are you doing? Ako pa. Okay naman, no? Trying to cope. Kasi, alam mo naman, di ba, yung industry namin, face-to-face selling to eh. Pero ngayon yan, naka-digital. Mm-hmm. So, challenging, pero unti-unti, nakaka-cope naman. Ikaw, kamusta? Saan ka ngayon? Well, ano, yung industry ko ngayon is financial markets data. Mm-hmm. Yun. Tapos, yun naman, we're able to work from home naman. So, so far, okay lang din naman. Hindi masyadong affected yung work. Yun. Tapos okay din kasi nasa bahay lang. So, nakakasave ng time sa commute. Tsaka ng pera, no? Oo, oh, yun din, actually. Ang laki ng savings ko simula nung biglang work from home. Napabuti pa. Oh, bawas yung mga eat out. Yun. Good. Nice. Ayan. Okay, sige. Yeah, like okay, I said. Thank you for for including me sa project mo. Yeah, actually, thank you kasi you accepted the invite. I mean, wala pa ako masyadong like people. I mean, I don't have a lot of guests on the show. I've had, I think, tatlo pa lang so far. You'll be the fourth. Ayun. And yun, I think... Pag ngayon, lahat naman nagsisimula somewhere. Right. Alright, so yeah. Thank you, Garett, for being here with me today. And yun, okay, I'm seeing that my connection is unstable, pero... Akin din nata eh. Okay, saan ka pala ngayon? Patay tayo niyan. Sa Marikina ako ngayon, bro eh. Ikaw ba? QC. Sa QC ako. Kumusta ang ang quarantine situation? Nakakalabas ka ba? Dito, bro. Parang normal na eh. Diba? Parang normal naman na. Though, ako hindi naman ako lumalabas. Lumalabas lang ako kapag kailangan. Like, kunyari, grocery. Pero on a normal basis, parang natatakot pa rin ako lumabas eh. Mm-hmm. I see. Same. Ako din. Medyo okay na din naman dito sa amin. Lumalabas na din yung mga tao. Pero ako din, bira din. Lumalabas lang ako kapag kailangan mag-bank. Ganun. Pero most of the time, sa loob lang din ng bahay. Ayan. Okay, yan natin sila. right. Yan, so I've noticed na yon you're being active sa social media now more than ever. So like you've made really great growth sa the Bright Millennial, no? And then now you're creating your own video content on Facebook. So before yung napag-usapan natin na topic natin for today, I would just like to ask you, what is your motivation for creating video content now? Creating video content. Okay. Dalawang motivation ko eh. Internal tsaka external. Internal, kasi I would want to push past my limits. Mm-hmm. Kasi, di ba, kilala mo naman ako, sobrang introvert ako. Mm-hmm. Even yung mga ginagawa ko, even before the videos, di ko akalain na kaya ko siyang gawin. Pero, struggle, no? Up to now, nagsistruggle pa rin naman ako from time to time. Pero nung nakikita ko, nung tinake ko yung challenge na yun, mm-hmm. may results naman kahit pa paano. And I would say, happy naman ako sa results. Mm-hmm. So, syempre, meron pa rin room for improvement. So, ganun din yung iniisip ko sa pag-video. Iniisip ko, okay, sobrang outside my comfort zone to. Sobrang crazy nito pag ginawa ko to. So, sige, gawin natin. Gawin natin, baka may mangyaring maganda. So, I think okay naman kahit pa paano. Sobrang dami pang room for improvements. Pero I'm happy na finally na-convince ko yung sarili ko na mag-video content. So, yun yung internal, more of
may gusto lang patunayan sa sarili ko na tsaka gusto ko rin mag-inspire ng mga tao na nice. Kunwari sila, yun, kunwari may mga makarelate sa akin na gusto nilang magkaroon ng voice, no? Kasi meron silang message. Right. Meron silang message na makakatulong sa mga tao, pero they don't actually say it out. No, hindi nila nilalagay yung content nila sa mundo kasi nahihiya sila. So parang gusto ko lang maging proof na okay, kahit introvert ka, kahit hindi natin singaling yung mga extrovert sa communication and all, kaya, di ba? Kaya natin yan. Kaya natin gawin yan at some point. And yun, yung mismong message din. Makita mo naman yung majority ng videos ko would revolve around money. Money management, personal finance. Kasi ako naniniwala, though hindi ko sinasabing financial literacy lang ang problema ng Pilipinas sa pera. Marami. Right. Sobrang complex niyan. Pero I would say na yung financial literacy, one of the problems when it comes to money. Lalo na yung mga okay naman yung kinikita. Right. Diba? Pero at the end of the day, wala pa rin maitabi, wala pa rin maipon. Mm-hmm. So yun. Yun yung mga motivation ko, Rom. Wow. Nice. That's really great. And thank you for doing that, no? Kasi I believe na hindi lang millennials yung nakikinig sa'yo. I think kahit mga mas matatanda pa sa atin, nakikita ko nagko-comment sila sa videos mo and all. So I think you're helping a lot of people by doing this. Thank you. Yeah. So how long did you like prepare for this? Like from the idea hanggang sa execution, how long did you prepare for it? Yung video ba to, bro? Oh, yung pag-start mo mismo ng video content. From siguro conception pa lang ng idea. 1 to 2 years. Wow. Oh, more or less 1 to 2 years, no? Yung mga equipment na ginigamit ko ngayon, actually, matagal nang nasa akin yan eh. Pinalikabok na nga eh. So, parang that time, parang feeling ko, sige, ang excuse ko kasi dati, parang wala kasi akong equipment eh. So bumili ko ngayon sa Lazada. Starter pack lang naman, mura lang siya. Nung dumating na, hindi pa rin ako nag-shoot ng videos. Siguro mga 1 year ago na yun. Oh. And even before naman nun, nung pagbili ko ng equipment, naisip ko na rin siya ngayon. Pero yun, maraming hesitations kasi nga yun, medyo mahihain niya kasi ako. Tapos may some level of perfectionist ako eh. Parang naisip ko hindi pa maganda yung kakalabasan, so wag na lang muna siguro. So ano finally yung naging push mo para to finally start it? Okay, ano yung naging push? Uh-oh. Siguro parang ano eh. Siguro one factor will be the competition. Sobrang tight ng competition niya sa space, sa industry na ginagalawan namin. So parang marami na kasing gumagawa nung usual na ginagawa namin sa like sa Bright Millennium pages, yung mga content, mga usually visual visual content lang, as in photos, images, ganyan. Marami nang gumagawa nun. Ang napansin ko, wala pa masyadong gumagawa videos. So naisip ko, matagal ko naman nang naisip yun, pero wala nga lang ang courage to actually do it. Tapos, ito, nagkaroon ng quarantine niya, di ba? ECQ factor din to for me kasi magkaroon ako ng maraming time on my hands. Parang hindi ako makalabas. Tapos, nakakapag-meet naman ako ng mga clients. Pero, kagaya nga na sinabi mo kanina, tipid din talaga sa oras sa commute. And as you would imagine, kami kasi, lipat-lipat kami ng points eh, di ba? Iba-iba yung meeting page. So, malaki talaga yung kinakain na time for commute or kahit mag-drive, di ba? So, yung natipid ko dun, parang pwede akong gumawa ng something else. And yun nga yung napag-trip ako gawin. Mag-video content, mag-shoot ng videos. And to tell you, sobrang awkward. No? Up to now, naka-release na ako ng six videos. Awkward pa rin. Well, yeah, I think lahat naman pinagdadaanan yun. Pero yeah, you're doing so great from managing a page and then now you're showing your face on video, publishing that for everyone to see. And once you put something on the internet, everyone will see it hanggang sa ewan ko, hanggang forever. Hanggang may internet, di ba? So, yun, it's so thank brave you of you to do that. Pero yun, actually, for me, I feel like a fan of you kasi, you know, both of us studied chemical engineering and then somehow, parehas tayo na nag-divert sa traditional na role ng chemical engineers. And I'm... Naligaw pa tayo.
Hindi naman. I'm actually looking up to you in that way na after studying chemical engineering and then you did something else outside the box and you're actually very successful in it. Ayun, so yun, I'm looking up to the Garett Maralit that you are today. And in relation to that, yun, I'd like to ask you kung ano yung top three skills that made you be the Garett Maralit that you are today. Siguro, I think number one room would be anything na may kinalaman sa sales. Now, sa alam mo naman yung industry na ginagalaw namin is basically sales. Sales, diba? Right. Even though sabihin natin hindi naman siya talaga totally benta-benta lang, you'd have to educate people. Pero at the end of the day, sales role pa rin naman yan kahit anong itawag mo siya. Right, diba? Kahit right. Na advisor yung tawag. Agent pa rin naman yun at the end of the day. So sales, parang yung mga sales skills na na-develop ko over time, yun talaga yung naging malaking factor. Kasi kung hindi ko siya na-develop, baka maaga akong naalis dito sa industry, no? Dito sa company ko. And wala kasi ako nun eh. Alam mo naman sa tayo, yung inaral natin chemical engineering, wala akong mga sales background, mga finance background natin, economy, di ba? Engineering, economy. Pero other than that, wala naman na. No? Mm-hmm. So, being an introvert, hindi rin talaga ako magaling kumausap ng tao. Diba? Very awkward. I don't like small talks. Hindi naman sa ayaw ko sa tao, no? Mabait naman ako. Mabait naman ako kahit papano. Medyo mukha lang masungit. Tsaka hindi talaga ako mahilig mag-approach sa mga tao. So, yun yung naging challenge. Pero, yun, over time, dun sa 3 years na stay ko dito, unti-unti, medyo nababago ko naman siya or nai-improve ko naman siya. So number one would be yan, sales skills. Number two probably is yung social media marketing skills. To medyo social media marketing. Kasi ito rin talaga yung nagligtas sa I think we're having a connection problem. Baka unstable yung net ko. Okay pa ba? Narinig mo pa? Ayun, narinig pa kita. Okay. Back. So you said social media marketing. Yun yung nag-save. Edit ako na lang yung mga yun. Yeah, sure. Sige. Okay, resume ako. So, yes, yun yung nag-save sa career ko dito sa industry. Kasi nga, I have very limited network given na super introverted ako. I cannot stress that enough. Para lang may mga nakikinig sa podcast mo na akala nila disadvantage or weakness yung pagiging introvert. No? Actually, hindi naman. Right. May work around naman yan kung gugustuhin mo. So, yun. Yung social media marketing skills, yun yung at least parang nagbigay sa akin ng name dun sa industry, dun sa space. Parang nagkaroon ako ng parang instant credibility kasi nakikita ako ng mga tao. And even before we meet in person, may konting trust na kasi nakikita nila na very active ako on social. And I actually add value to them, no? Kahit hindi pa kami nag-usap in person. Siguro third skill would be leadership skills. Kasi malaking chunk din ng role ko ngayon is to lead or to manage my advisors. Currently, I'm handling 30 plus advisors direct to me. And malaking factor siya kasi sila, yung team ko, sila yung katulong ko dun sa mission eh. Diba? So, ito sobrang cliche na nito, pero if you would want to go fast, diba, you go alone, pero if you want to go far, right, you go with the team, you go together. So ako, dito sa mission na to, naniniwala ako hindi to kaya ng isang tao. Sobrang daming Pilipino, di ba? And marami pang kailangan gawin, marami pang dininiwala sa insurance, marami pang dininiwala sa investment, or kung nag-invest man, na i-scam pa. Right. Marami pang kailangan ayusin dito sa space na to. So, yun, di ba? Very crucial na meron kang team na nag-grow mo sila, na supervise mo sila, to actually fulfill that role together. And yun, since siguro yung top 3 skills na natutunan or siguro nakahelp para maging ikaw today. Asan man ako ngayon. Okay, so parang ganun. Sales, social media marketing,
and leadership skills. So for you, Garett, like, how did you gain all these skills? How did you develop them? Did you have any mentor or paano mo na develop yung mga skills na to? Okay. I may add pala ako dun, no, sa skills, sure. Siguro comfort or tayo siguro na leadership skills. More on parang technical skills with regards to finance. Kasi wala naman tayong background eh. Wala naman tayong background ng personal finance. We don't actually know how to do that. So yes, magandang meron kang marketing skills. Pero ano lang naman yan eh. Ma-market mo lang naman kung ano yung alam mo eh. So kung wala kang alam in the first place, hindi mo naman pwedeng dayain yan. Right, diba? Kung kunwari, hindi mo talaga alam how investments work, how insurance work. Hindi pwedeng puro marketing lang. Kailangan meron ka ng core competency. So, yun pala nakalimutan ko lang banggitin. And then naman sa next question mo kung paano ka sila na-acquire. Yes, I do have mentors, especially in finance. So, siguro ang mentors yun sa finance, yung mga manager ko sa industry, yung mga finance coaches that we have in the country, sila Sir Randall. Yan, sila yung mga naging mentor ko dito. And even before meeting them in person, binabasa ko na rin yung mga book nila. So parang alam ko na may konting idea na ako dun sa framework kung paano, kung ano yung mga tips nila. Okay? Tapos, ako mahilig akong matuto. Okay? Parang I consider myself a lifelong learner. So mahilig ako more on mga seminars, mga online courses, mga books, ganyan. Yung social media marketing skills ko, natutunan ko yan sa mga online courses na tinake up ko before. Di ba uso yung ano, Udemy, mga ganun. Bumili ako ng courses sa ganun. Tapos inaaral ko siya. Ang struggle lang dun, since online, minsan tatama rin ka. Pero, yun, at least unti-unti makakompleto mo naman siya. Right. And ano, experience of course. Experience, yun yung pinakamalaking factor dito. Di ba ganun nga daw matuto? Parang chunk is when you actually do it. Kesa yung puro theory ka lang. So, experience, no? Tsaka yung mga failures, mga bad decisions. Then yung mga malalaking learning experience na I would say malaking naitulong sa akin ngayon. Kasi syempre, pagka nagkamali ka, hindi mo makakalimutan. Kasi yung puro ano ka lang, di ba? Kung na-achieve mo lagi, nagsasucceed ka lagi. Parang okay, dumadaan lang. Pero yung pagka nagkamali ka, syempre isipin mo, ayoko na magkamali next time, ayoko na mangyari sa akin. So, talagang babaon sa'yo eh. So, yun, experience, saka parang just do it niya eh, diba? Right. Yes, thank you for sharing that, no? And, yun, naisip ko lang right now, na, so, you had these three important skills that brought you where you are today. Pero, I'd also like to know if there's anything you've learned from studying chemical engineering na still relevant to you today, na do you think is helpful to you in what you're doing right now? Okay. Siguro ano, ang top of mind ko dyan, yung idea na lahat ng problema may solusyon. Parang ganun. Diba, tayo, kung ano nung mga problems yung pinapakita sa atin back in college and in some way or another, meron niyang magiging solution. So right. Parang yung idea na yun, yung ganong thinking, parang bumaon siya sa akin eh. Diba? Siyempre, sobrang struggle kaya nung college. Right. So parang talagang bumaon sa akin yun na, okay, may mga problema ng ganito. May mga solusyon to. Baka hindi lang obvious sa akin ngayon. Pero meron. Kailangan ko lang isipin kung paano ko to gagawin. Okay, siguro yung mga ganun, less on the, syempre medyo less on the technical stuff, right. Like yung paano ba mag-design ng reactor. Syempre hindi na natin, ako di ko na yung ginagawa. Right, pero right. More of that, more of how to deal with problems. Mga ganun. Yeah, that's actually really nice, no? Yung mentality na lahat ng problema may solution. So parang hindi na tayo ma-block ng kahit anong struggles na meron tayo kasi like we're reminded na all of these has solutions naman. So we just keep pushing. Yes. Right. So ayun. Thank you for sharing that. Now, so we've talked about what brought you here today. I mean, what made you the you that you are right now. Pero right now, are there skills that you are trying to develop right now to help you become the Garett Maralit that you envision yourself to be in the future, maybe
in a year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, or whatever time frame you have? All right. Number one would be public speaking. Public speaking. No. Though I have a few experience naman. From time to time, nagtotalk din naman ako sa crowd. Pero I would say marami pa akong kailangan improve in that space. No? And bakit ko siya gustong matutunan? Kasi that way, medyo mabilis yung, ano nun eh, medyo malakihan yung impact niya. Diba? Yes, maganda yung one-on-one na may kinakausap akin na coach ka. Pero yung, kunwari, hundreds ka agad or thousands ka agad. Ang laki kasi ng impact nun eh. Diba? Right. Kung ang mission ko man is to actually reach out to as many people as I can, siguro po, through public speaking ko magagawa yun eh. Diba? Right. And yun, marami pa akong kailangan improve dun sa space. Kaya nag-take nga ako ng mga learning courses din ngayon sa public speaking. Number two, nabanggit ko kanina, di ba, leadership skill, parang one, isa sa mga nagdala sa akin. Siguro, kahit na may ganong level ng competency, I would say, yun, isa pa yun sa mga kailangan kong improve din, yung leadership ko. Siguro, hindi pa ako ganun ka-mature as a leader. Ito yung first role ko being a manager. And I would say marami pang kailangan improve din. Especially in building relationship with my team. No, kasi hindi nga natural sa akin yung ano eh, yung people interaction. So siguro I have to be mature in that way. Para, syempre, ma-expand ko rin yung team ko. Kasi ako naniniwala ako, ako yung limitation ng team ko eh. Yung growth ng team ko is based on my growth. It's based on my ability. Parang ganun. Ako, sabi nga nila, yung leader daw, yung lead ng team. Okay, parang siya yung pinakatakip. Hanggang dun lang mag-grow yung team. Kung ganito lang yung leader, ganito lang yung team. Ako naniniwala ako dun. So, I'm trying to improve my leadership skills day in, day out, no, unti-unti. Lalo na on how to I actually deal with people. Kasi, syempre, mga tao yan, di naman numbers yan eh. Right. Di naman. Porque sales eh, puro numbers lang. Syempre, hindi siya ganun kasimple. Diba? Right. And number three na skill, probably, ano, video blogging. Video blogging. Since pag-usapan na natin kanina. Gusto kong ma-master siya. Parang gusto kong magkaroon ng some level of mastery in video blogging. Para every time na gagawa ko ng content, empowering siya. Na actually may magbabago. Medyo idea siya, pero parang may gusto ko may magbago dun sa buhay nung nakanood. Or at least meron siyang gawing iba. Or ma-inspire siya to actually take action. Parang ganun yung gusto kong mangyari. So, yun, marami pa rin kailangan gawin dun kasi kakasimula pa lang naman din. So, yun, medyo more of ano, mapapansin mo dun sa tatlong skills na nabanggit ko, medyo more of the influencing side. Influencing others. Right. So, parang yun yung gusto kong ano, gusto kong i-work out in the next few years or so. Oh, I see. That's really nice. And yun, nakita ko lang a common sa what brought you here and then what you think will bring you to the next level is leadership, di ba? Dun sa first part natin, you said na leadership is what brought you here and now you want to like level up your leadership skills. How are you improving on this? Like, are there people you're following na helping you become a better leader, or are there books you're reading na you recommend to other people na also trying to develop those leadership skills? Ngayon, siguro pinaka nakaka-help sa akin, meron kasi akong coach eh. Meron akong leadership coach. So, meron kaming session every month. And, yun niya, kina-coach niya ako on how I can build better relationships with my team, on how I can better manage their activities, no, kung paano namin may hit yung goals namin. So, very helpful yun kasi may accountability ako. Tapos, medyo nagiging clear yung thinking process ko. Minsan, medyo magulo ako mag-isip eh. Medyo marami ako naiisip. Hindi ko siya ma-formulate. So, yung coach ay very helpful to me. And then, syempre, sa industry kasi namin, generous din yung mga tao. Generous. Kaya marami nag-share ng mga best practices nila. Especially yung mga leaders din, other leaders. So, may mentors din ako in that way na parang nag-share kami ng mga best practices namin industry-wide or at least company-wide.
So, iba-iba kasi yung leadership skills. So, pag kinakausap ko iba't-ibang tao, iba't-ibang manager, nakikita ko, ano ba yung mga nag-work sa kanila, ano yung hindi. Tapos, finifilter ko na lang kung ano yung pwedeng mag-work sa akin, ano yung hindi. Mm-hmm. So, books naman, mostly John Maxwell books. Mm-hmm. Diba? Or mga podcast, mga ganyan. Oh, nice. Okay. Interesting lang kasi you mentioned na you have a coach. And yung coach mo ba is like, you got to know this coach because you are in the same company, or how did you get introduced to this coach? Wala lang. I'm just curious because, like, you know, parang yung concept ng mentor and mentee, how they find each other, how do they know they match? Ganun. Medyo curious lang ako about those things. Okay. Before ko pa siya naging coach, kilala ko na siya from the church community. Okay. So, very important that you have a community na makaka-help sa'yo. Hindi naman necessarily na coach na church community. Basta meron kang community that would actually add value to you. And nagkataon lang na yung church community namin sa Victory Green Hills, very, very, ano talaga, very encouraging sila. Yung growth ng mga tao doon, syempre spiritually given na yun. Pero matutulungan ka rin nila professionally and personally. So, doon ko siya unang na-meet. And eventually, ayun, naging coach ko na rin siya. Nice. Okay. That's really nice, no? Na you meet people in your community and yun, they become your coach and help you grow kahit na nasa different fields kayo. Yeah. Amazing. Hindi siya insurance eh. Cool, cool. Okay. I think this will be the last question that I will be asking you for today. So, we've already talked about you, how you brought yourself to be where you are right now, and then how you want to be where you want to be. So, ang question ko for this time is, how about those people who are still unsure about what they want to do? And, or maybe somehow they have an idea of what they want to do now, pero how do you think should they go about finding the skills that they need? Like, how do they seep through? Kasi sobrang daming skills right now to choose from. And yun, parang medyo mahirap. Pero yun, I'd like to know kung ikaw, paano mo like pinipili yung top 3 skills na you would want to focus on? And how that could be helpful to the listeners? Okay. Since nabanggit mo, parang kunwari may idea na sila of what they would want to actually become or ano yung gusto nilang puntahan, then mas madali na yung magiging process. Kasi ang mahirap dyan, kung kunwari yun pa lang, hindi mo na alam. Right. Diba? Like, ako before ako napunta rin sa industry na ito, hindi ko alam anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Sobrang lost talaga. And by that time, parang ang ginawa ko lang talaga nun is more of trial and error. Not sure kung that would be the most advisable way to do it. Pero ako kasi nun, hindi ko talaga alam eh. Diba? Parang, sige, try lang ako ng try. Ang mindset ko nun, bata pa ako, wala pa akong masyadong sinusupport. Now would be the best time for me to try and explore. Para pag nag-fail ako, okay lang kasi I have enough time to recover and wala pa akong sasaluhin pamilya. So, yun yung mindset ko nun. So, kaya ang ginawa ko, trial and error talaga. Kung ano yung mga pinas, nag-home-based job pa nga ako ng marketing. Tapos na, nagkaroon din ako ng official role na social media marketer. Diba? Nice. Roles na wala naman dati. Tapos yun nga, I stumbled upon this. And nung time na nag-apply ako dito, hindi ko naman inakala na mag-full-time ako eh. Hindi ko naman inakala na magtatagal ako dito. Nalaman ko na lang siya nung ginawa ko na siya. Nung nandito na ako. Okay? So nung clear na sa akin na okay, ito yung gusto kong gawin sa buhay ko for the rest of my life. Gusto kong makatulong sa mga tao. Gusto kong tulungan sila na at least magkaroon ng enlightenment when it comes to finance, insurance, investments. So, yung pagpili ng skills, medyo madali na siya. Okay? Tama ka naman, maraming skills ka na pwedeng pagpilian. Maraming, kunwari, workshops, seminars, libro. Madami. Podcast, madami. Di ba? Marami kang pagpipilian. Sobrang overload na information sa, right, sa age natin. So, ang trick dyan is, paano mo i-filter yan? Okay? Ako, ang pag-filter ko niyan, kung pipili man ako ng skill na aralin ko, dapat high impact. High impact sa gusto kong mangyari. Okay? Kasi ang dami, we have to understand na very limited lang yung oras natin. Very limited lang yung resources natin. If you would want to do everything all at the same time, unang-una, hindi mo kayang gawin yun kasi konti lang oras mo. Magtatrabaho ka pa. Hindi naman pwedeng puro self-development lang. Right. Trabaho.
Tapos, syempre, limited lang din yung pera natin. Hindi man tayo sobrang yaman, di ba? Kailangan natin magtrabaho eh. So, kung limited yung resources mo, like yung time and money mo, you need to allocate it dun sa pinaka high impact. Like yung tingin mo in the future, ito yung pinaka mag-level up sa'yo. Parang ganun. Di ba? Parang ano, parang Pareto principle. Di ba? 20% of what you do would produce 80% of the results. Yeah. Parang ganun din. Parang pipiliin mo lang yung mga high impact skills na pag pagtutuunan mo. Tapos, yun, focus ka dun. So that's one way of choosing. And siguro another is self-awareness. You need to know your strengths. You need to know your strengths. Kasi minsan, like ako, di ba, hindi ako talaga communicator, hindi ako magaling magsalita. So kung pipilitin ko yung sarili ko kagad from the onset, no, so simula pa lang, public speaking na kagad ako, baka wala akong narating. So ano bang kaya kong gawin? Kaya kong mag-computer, kaya kong mag-conceptualize ng ideas, no? Kaya ko namang i-present 'yan. Hindi nga lang ako magsasalita. So ang ginawa ko, paano ko gagawin 'yun? Paano ko i-present yung ideas ko na hindi ako magsasalita? Di social media, 'di ba? Mag-post ka sa Facebook and kita mo naman lahat ng tao halos nandiyan lahat sa Facebook. Right. So you have a platform kung saan mo pwedeng i-voice out yung message mo. So you need to play to your strengths. No, you need to play to your strengths. Kung ano yung feeling mo mag-work sa'yo based on your strengths, based kung ano na yung meron ka, parang i-multiply mo na lang yun, i-amplify mo yun kesa lagi mong pagtutuunan yung weakness mo. Mapo-frustrate ka lang nun eh. Right. Diba? I'm not trying to tell you na wag mong i-work on yung weaknesses mo. Siguro i-navigate mo lang, pero majority of your energy, dapat daw focus mo lang kung paano mo ba i-amplify yung strengths mo. Kasi pag in-amplify mo yung strengths mo, yung natural talent mo, nakakatuwa siya eh. May energize ka na, uy, okay pa lang, galing ko pala. Galing ko pala. Kaya magkakaroon ka ng momentum ngayon kesa yung lagi mo lang tinitinan yung mali sa'yo. Wala eh. Tatamarin ka lang nun pag ganun ginagawa mo. Right. Siguro ganun. Ganun yung thought process. Oh. Wow. That's actually really good. So, ang naalala ko sa sinabi mo is, first, high impact. Hanapin mo yung high impact na skill based dun sa kung ano yung gusto mong marating. And then, next is, amplify your strength. Tama ba? Yun dalawang sinasabi. Wow. Yes. Yeah, I think that's really true, no? Na yun yung easier way para mahanap mo yung skills na makakatulong sa'yo kung saan mo man gustong makarating. Yeah, you're going to add something. Pwedeng pa add, siguro para tatlo, no? Para yeah, sure. Siguro third point would be, dapat kung ano man yung aaralin mo or ano man yung titake mo na course or something like that, it should be aligned to your values. Diba, lahat naman ng tao may values, yan. So, tingin mo ngayon, kung ito bang tinuturo nitong tao na to, tinuturo nitong workshop na to, itong skill ba na to, align ba to sa values ko? Kasi baka naman hindi. And pagka hindi yan align sa values mo, most likely, i-re-reject lang din yan ang utak mo. So baka sayang lang yung, ano, sayang lang yung effort. Diba? Very particular ito, kunwari, may pipili ka ng mentor or pipili ka ng parang author na ipo-follow mo, ganyan. Kung hindi kayo parehas ng values, diba? Baano ka maniniwala sa kanya? So baka nagsasayang ka lang ng oras. Right. Yes, so hanapin mo yung value mo, no? I think yun yung minsan challenging eh. Yung hanapin mo yung value mo and finding out yung tao na naka-align din doon. Pero yeah, I think yun yung important. Magkaroon ka ng, ang tawag dito, introspection para identify mo muna yung value mo before following just anybody. Ayun. Yep. Okay, yeah. Thank you very much. So yung lahat ng sagot mo sa tanong natin, 333. So easier to remember for everyone who's listening. Okay. So that's already the last question for today's episode. Thank you very much for joining me and for sharing your experiences and yung thought process mo din in figuring out which skills to focus on. And yon, Garett, if you have anything that you would like to promote, yon, now's your time to promote them. All right. So first off, again, thank you, Rome, for this opportunity. You know, I'm happy to be part of this. I'm happy to be one of the first guest mo dito, I'm rooting for you. Tuloy-tuloy mo lang to kasi this would actually add value to the lives of your listener, no? So eventually I think magiging malaki to basta maging consistent ka lang siguro. For our listeners, sana may napulot kayo, sana I added value to you guys.
sana we added value to you. Sana this would actually encourage you to live a better life or at least career-wise, no? Since mm-hmm. medyo career related yung mga pinag-usapan natin. And if you would want to follow me, no, meron akong Facebook pages, yung The Bright Millennial and yung sarili kong page, Garett Maralit, comma RFP. Okay? So, please follow us or please follow me in mm-hmm. those pages para sa other content na possible makatulong sa'yo. Yan lang. All right. Thank you so much. Thank you very much. Ako naman may tanong sa'yo, Ro. Sige. What made you parang start this initiative? This podcast. Well, originally, inisip ko lang I wanted to start a podcast kasi gusto kong i-develop yung speaking skills ko. Kasi I feel that I'm really bad at speaking in any language, English, Filipino. I feel na yun, hindi ako ganun kagaling magsalita. So originally, yun lang yung gusto ko, to develop my speaking skills. Pero when I started doing it, and then I went into a community of podcasters, na figure out ko na, pwede ko pala siyang gamitin to communicate ideas. And then first, I was just communicating ideas na natututunan ko. Ganun. Pero eventually, I think, sabi ko, hindi na enough yung ideas na meron lang ako, tas kung yun lang yung isi-share ko, or kahit yung mga nababasa ko or anything. So I thought na I should bring people in and yun, extract the ideas from them to share para hindi lang siya ako. Although may time na ako lang din talaga yung nagsasalita. Pero yun, nowadays, I'm bringing in more people to talk din. Ayun. So nice, mabilis yung, medyo mabilis yung evolution kasi I just started noong March. Tapos yun, biglang nag-evolve siya into this.